Let's Live. Hey, Miss Gary, thank you for having me. It's a pleasure to have you on the show. Kumusta ka naman ngayon? Okay naman po. Medyo busy kasi nagsabay-sabay yung song release, tapos may YouTube collaborations pa ako, tapos I'm having a restock sa merch ko kasi I have a merch. Ayun, nagsabay-sabay lang sila, pero masaya naman ako kasi parang antagal ko tong dream maging busy na ganito. So blessing naman to, so I'm happy. Wow, ang daming blessings ngayon, diba? Of course, si Claudine, una kang nakilala bilang content creator sa YouTube. Paano ba nag-start itong pagiging YouTuber mo at influencer? Actually po, ever since bata pa ako, mahilig na po talaga akong mag-video, mag-edit. Passion ko po talaga siya. And then, noong 2015, I started to upload na sa YouTube channel ko. And then, from there, I didn't know na marami palang opportunities yung makukuha ko after making videos from, di ba, parang passion ko lang naman mag-create ng content, mag-create ng videos, and hindi ko alam na possible pala like maging influencer just by doing what I love. And syempre, iba't ibang social media platforms na rin ang available sa lahat. Aside from YouTube, there's TikTok, Instagram, Facebook, Twitter. Ano yung pinagkakaiba or ano yung pagkakaiba ng mga pinopost mong content sa mga social platforms na ito? How do you maintain your connection with your audience? Actually po, sa lahat ng social media outlets that you've mentioned, I show authenticity, like my real self talaga. Ang pinagkaiba lang dito, like sa YouTube, mas mahabang oras nila akong napapanood kasi like maraming minutes. And then sa Instagram, photo and short videos. For TikTok, yun yung libangan ko talaga. Like, if I wanna rest from editing, I do TikTok, nagda-dance-dance lang ako. And for Twitter naman, I don't use as much, but yeah. Nakakapag-connect ako through my audience, through sa YouTube comment sections, kapag sa videos, di ba, may comment section sa baba. So, dun ko sila nire-replyan. As much as possible, I try to reply to many talaga. Tapos, through IG Live, I also do IG Live from time to time. So, doon, nakakausap ko sila. Natatanggap ko yung mga video requests nila. Tapos, also, we have Facebook groups. And I am part of a few Facebook group chats. So, doon, nakakausap ko sila. Like, I really treat them as family na. Ayun. Oh. At saka tama yung sinabi mo kanina kasi talagang iba't ibang klaseng content din yung kinoconsume ng mga ng bawat audience per platform, di ba? Yes. Paano ba ginagawa or iniisip ng isang Claudine ko ang mga content niya? Ano bang dapat meron sa content mo? Actually po, most of my contents, it revolves around family talaga, family vlogs talaga. So, hindi talaga ako nag-iisip na specific content, like no script at all lang. Like, I just vlog my everyday life with my family and there, napapakita ko yung relationship ko with them and also my friends and my cousins. So, ayun, mapapanood naman nila sa vlog na more on like family talaga. Yes, Claudine, how many years ka na bang nag-YouTube? Since 2015. So wow, that's a long time na din. Yeah. May mga days ba na nagkakaroon ka ng creative block? Yes, nafe-feel ko yan talaga. Like, hindi talaga may iwasan yon. Kaya, feeling ko kasi nafe-feel ko yun, nade-drain kasi ako kapag wala na akong rest. So, yeah. Super important ng rest. Kahit one day or like 2 days na rest, yeah. Okay na yon. Kasi nakaka-drain talaga. Tapos, minsan wala akong ganang mag-edit. Hindi ko na alam kung ano yung content ko. So, ayun. Parang kailangan mo lang ng energy booster. So, you need to rest para makaisip ka ng maigi and ng next na i-content mo. Do you also feel pressure to produce content? Yes. Mm-mm, ang hirap talaga. Lalo na pandemic. Siyempre, anong i-vlog ko sa bahay? Like, mahirap. So, pag may labas, yeah. Tinitake. Ginagrab ko na yung opportunity na mag-vlog kasi para may mapakita naman akong wala sa house, ganun. How do you cope with it? Yung mga days na, ayun nga, sabi mo, di ba, rest. Ito yeah. yung pressure naman. How do you cope with all these emotions? It's important that you surround yourself with positive people kasi ako, ilang beses na akong like,
gustong mag-give up, like gusto ko, parang pagod na ako, ganun. Pero si, like yung family ko, sila talaga yung nagpo-push sa akin na parang sila yung nagmo-motivate sa akin na just be consistent, kaya mo yan, basta mag-rest ka lang. And sabi nila na parang wag ko daw kalimutan yung self ko kapag nagko-content, kasi pala mahirap din eh pag na-drain ka and yung pressure din nandyan. Yeah. Right now, there are so many successful YouTubers and influencers, kaya marami din na-inspire to try that path, diba? Especially na ang daming available na platforms. Do you have any tips sa mga gusto rin maging YouTuber or influencer like you? Ang pinaka-tip ko lang talaga is be consistent, kasi from there, matututo ka ng mag-manage ng time mo, madi-discipline ka. Basta parang after being consistent, everything will follow na lang. Like, and of course, important din na passion mo talaga to, na you're not just doing this for material things. Dapat love mo talaga, kasi ikaw lang din naman yung mapapagod soon if ginagawa mo siya for na hindi mo naman talaga love. Yeah. At saka tama yun, no? Consistency. Kahit na at first you don't see results yet, yeah, diba? You just have to keep on trying.